Magandang bati sa inyong lahat. Ako ay si Multilingual Nani. At kapag kayo ay bago sa aking YouTube channel, ay maaari nang pumindot ng subscribe, like, comment, at ipindot ang notification bell. Salamat! At ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa kahalagahan ng kalusugan. Ano nga ba ang pakinabang sa atin ng kalusugan sa pang-araw-araw na pamumuhay? Mahalaga sa atin ang kalusugan dahil kung malusog tayo, malaya tayong nakakakilos lalo na sa mga bata. Ito ang mga sumusunod na dapat nating sundin. Dahil ito ang ating kayamanan, kaya dapat natin itong pahalagahan. Pagkain ng sapat at may tamang nutrisyon na mayaman sa bitamina, protina at mga mineral ang dapat nating isaalang-alang. Palagi nating tatandaan na hindi dapat puro karne ang laman ng ating pinggan. Kailangan din natin kumain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng mga gulay at prutas at uminom ng masustansya inumin tulad ng tubig, gatas, mga katas ng prutas, at iwasan nating uminom ng nakakasama sa ating kalusugan tulad ng soda. Maraming masamang pagkain na gustong kainin ng ating mga anak, tulad na lang ng tsokolate na nakakatakam, matamis, ngunit nakakasira ng ngipin, at maraming asukal na masama sa dugo. Gayon din tulad ng chicherya na maraming masamang asin na nakakawalang ganang kumain sa mga bata at masama sa kidney. Gayon din ang mga soft drinks na hindi lang mayaman sa asukal, gayon din napakaraming karbon at asido na lalong nakakasama sa ating katawan. Kaya dapat natin silang bibigyan ng masusustansyang pagkain tulad ng mga prutas at maraming gulay para sila ay lumaking malusog, masigla at malayo sa mga sakit. Dapat nating tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. At dapat din tayong kumain ng mga pagkain na kahit hindi ganun kamahal ay mayaman sa protina at calcium. Isa sa mga halimbawa dito ay ang itlog at keso. Dapat sanayin natin ang ating mga anak na kumain ng itlog at keso upang sila ay makakuha ng sapat na protina at calcium na makakatulong sa pagpapatibay ng kanilang mga buto at nakakapagpaganda sa kanilang mga balat. At ganun din dapat din tayong kumain ng mga bedeng gulay upang tayo makakuha ng sapat na bitamina A na makakatulong sa atin sa pagpapapula ng dugo at makakapagpalinaw ng ating mga mata. Hanggang dito na lang po sa uulitin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Naway gabayan tayong lahat ng mahal na Panginoon at bibigyan tayo ng magandang kalusugan. Paalam! At kapag kayo ay bago sa aking YouTube channel, ay maaari nang pumindot ng subscribe, like, comment, at ipindot ang notification bell. Salamat!